Hi Paolo, good afternoon. Hello. Congratulations sa bago mong project. Thank you. And if you can share us lang yung detalye, ano yung role mo dito and what the audience can expect with this new project. Okay, ang role ko dito is si Sir Nolly. Teacher po ako and may love triangle, syempre. Kasama si Kitch, si Queen Ai. And isa akong dating, yung family ko, tauhan ni Sir Victor, which is si Cedric Juan. Okay. Tapos ngayon, parang ako na rin yung mag-guide sa kanya kasi may hindi maganda nangyari sa character niya. So, ako na yung magiging parang barkada niya, kaibigan niya na tutulong din sa kanya. Baka bango na rin. Yun. Yeah, coming from the hit, di ba meron before yung kay Maha, yung Ninyo Ninya? Ito ba is parang prequel or sequel? Prequel. Ang malalim. Okay. Tapos, before, sino yung magiging parang character mo na doon? Ayun nga, hindi ko alam eh kung sino si Sir Nolly doon, pero... Oh, okay. Pa... So parang may connection din siya. So in the future ba, papasok si Maha? Papanorin ko nga mamaya yun. Sige, panorin ko. So in the future ba, si Maha din is magiging part ng series niyo? Hindi ko alam yung sa filler role ni... Sa, yung sa mga role nila Maha ko. Sino sila, which is which, alam mo yun. Hindi ko alam. Yeah. Is it your first time na gumanap bilang guro? Parang gano'n? Oo. And ano yung parang, paano ka nag-prepare? Yes, super bagay! Sorry, may kumukha. Paano ako nag-prepare? Oo, kasi pinapit iba na namang challenge. Hindi naman siya, no? Parang, siguro, ma-adapt ko na rin yun. Kasi, buong buhay naman natin, nag-aaral tayo. Nakakita rin tayo ng iba't ibang klaseng teacher. Tsaka so far, sa ngayon, wala pa akong masyadong mga school scene. Siguro soon pa. Or ano pa lang. Pero yung acto ng teacher, yung decente, yung lahat yung parang prime and proper na nandun sa role na yun. So, okay. So, what made you said yes dito sa project na to? Kasi before talaga sinubaybayan kita from yung mga ABS na mga serye mo and everything. Tapos parang biglang naglilo ka. Tapos here... Ay, hindi kasi nag-aral ako na eh. Okay. Eh, ako naman, lahat ng projects naman go ako eh. Pero, nag-aral po kasi ako. Talagang tinapos ko yung school, kaka-graduate ko lang nun. Congratulations. Nung June. So, yung mga... Anong kinuha mo, sir? Public administration ko. Ah, balak mo bang maging yung ano? Yun lang yung parang kaya that time na schedule. Kasi, si family ko kasi puro mga doktor sila eh. Ako lang naman yung hindi nag-doktor eh. So, at that time, yun lang yung kaya ng schedule ng pag-artista ko, yung public ad. So, yun yung minano ko. Okay, pero you have no plans naman to entering politics, well, ayoko public magsalita, or law? Ayoko magsalita po ng tapos kasi ako naman hindi na ako nagde-debate. Minsan, pwede ka magplano sa buhay mo pero si Lord naman magdadala sa'yo kung saan ka talaga dapat. So, ayoko rin magsalita ng tapos pero ngayon wala naman akong opportunities na pumasok. So, lang, insta lang naman. Pero kung okay, so at least may na-check ka sa bucket list mo, yun na, graduate ka na. Yun naman yung promise ko sa nanay ko eh, so... Pero, saan ako dalay ni Lord doon na lang ako? Kaya ayoko magsalita na. So now na bumalik ka ulit, naging active ka ulit, so can we expect na sa mga susunod na buwan, more projects for Paolo, magpo-focus ka na? Sana madami, syempre, more blessings, diba? Pero, kasi na-experience ko na rin yung parang ako yun lang mahingay. Hindi ko nagustuhan eh. Parang gusto ko talaga yun, nasa set ako. Gusto ko yun, nagtatrabaho talaga ako sa set. Parang yun yung place ko na nawawala yung mga problema ko. So parang, okay. Ewan ko, gusto ko talaga nasa set. Hindi ko alam bakit. Gusto ko rin yung ginagawa ko. Yeah, kasi di ba sa pandemic, parang may mga times na parang may mga mental health issues sa mga tao. So, ako, may nagkaroon ako. And how was it? Paano mo siya, until now ba? Papasay ka ko until now. Hindi ko naman tatanggi yun. Under medication din ako. Mm-hmm. Pero okay na. Yeah. Okay na. Hopefully, tuloy-tuloy na. Okay. So, ngayon ba na parang nakita ka na sa mga show and ano? Under ka pa rin ba Star Magic or Cornerstone? Wala akong... Okay. So, actually, yung manager ko from Star Magic din before. So, ano pa tawag doon? Freelance? Freelance. Yung parang any doon network. Doon pa rin ako sa...
manager ko nung nasa Star Magic ako. Pero wala na siya sa Star Magic na yun. Yun, freelance. Mm-hmm. So how did you cope up pag mga ganyan na parang binibisi mo lang ba yung sarili mo kapag yung pag may mga times na parang syempre minsan magte-trigger yun, di ba? Ang dami mong iisipin. Actually, nung talagang hindi ko na masyadong ikwento kung bakit, pero nung talagang lowest point ko talaga, ako yung first thing na ginawa ko, bumalik ako sa church kasi matagal na ako di nagsimba simula ng trabaho ko eh. Nag-artista ako 14. Before, lagi ako nagbe-pray talaga sa church. So nung lowest, pinaka-lowest point ng buhay ko talaga, parang hindi ko na alam gagawin ko eh. Tapos parang randomly sabi ko sa friend ko, uy, anong oras yung time ng church? Pumunta lang ako. Tapos yun, umiyak na ako sa simbahan. Tapos hanggang sa gumaan ng gumaan pakiramdam ko, and then lagi na ako nagpe-pray. Ako basta hindi man ako perfecto tao, hindi ko rin masasabi na wala akong kasalanan, pero you know, as much as possible, correct, lagi ako nagpe-pray. Kumbaga doon mo nahanap yung peace and yung peace. Pero kaya nga sabi ko, ayoko naman din na magmukhang sa tao, pero tao tayo, magkakamali pa rin. Which is sakto kasi di ba yung parang ninyo-ninya nung before, parang siyang related din kay Lord eh, yung before, nung nag-interview din kami nung previously. So which is, maganda rin na dito. Medyo close nga sa buhay ko rin na galing sa lowest point talaga. Correct. Kung ano-anong mga kalokohan, kung ano na nagawa ko. Tapos, daming tao, daming bagay din na nawala sa buhay ko. So masasabi mo, walang-wala na ako sa sarili ko. Alam mo yun? Parang hindi pa nakilala yung sarili ko. Parang may ganun. First step na ginawa ko, nagsimba ako. Yun yung first step. And now, sobrang gana po eh. May mga bagay ka bang nilet go? Very thankful ako kay Lord Nera. Ano yun? May mga bagay ka bang nilet go? Na parang... Totoo naman yung sinasabi na let go and let God. Pag talagang nilet... Kunwari, may mga bagay na hindi... Yung mga gusto mong mayari, hindi nangyayari. Let God. Daya mo si God na siya yung magdala sa'yo sa bagay na para sa'yo talaga. Correct. And siya kahit plinano mo, hindi ka nangyayari. Kahit ginawa mo best mo, hindi nangyayari. Masakit, pero just let God. At that point ba, parang naisip mo na tututan i-quit na lang sa showbiz? Para may ganyan. Dami base ko naisip yan. As in, Australia pa nga ako, tapos plano ko talaga, hindi na ako babalik. So parang yun na talaga, for good na to. Oo, pero siyempre, pero bakit? Parang meron ako, hindi ko alam bakit, parang gusto ko bumalik ng Pinas, alam mo yun. So bumalik ako, hindi na kasi ako nagpupauwi nun. Parang tinignan ko lang din yung anong meron na buhay dun. Alam mo? Okay, yeah. Pero kung sabi ko, kung nagusto ako dito, wala na akong plano. Eh, hindi ko lang ba't bumalik ako dito, sa totoo lang. Pero in-enjoy ko na lang kung ano yung mission pa, parang ganun. And doon ba pa, ngayon na bumalik ka na and everything, so parang focus ka na ulit or plan mo ulit na bumalik na Australia? Focus na ako dito pa na sa Pilipinas, with your acting career and everything. Well, kung mabibigyan na acting career, ito yung gusto mong gawin eh. Ito yung bagay na nagpapasaya talaga sa akin. Kaya nga siguro pag wala, talagang medyo nalulungkot ako. Paano ka sinuported? Kasi syempre kitang-kita ka namin sa Showtime and every video man before. And then gano'n. So syempre sa dami ng friends mo sa showbiz, paano ka nila sinuport ng mga time na down na down? Of course, lagi siya. Or na-disconnect ka muna? May mga na-disconnect, may mga sila Ryle, laging nandyan para kausapin ako. Si Ronnie, si Tom, si Makoy, sila Zeus, Nico, yung mga hashtags na nakakasama ko talaga. So, lagi naman sila nandun para sa akin. And yeah, thankful naman ako sa akin. And now that you're back, may mga project ka ba na parang gusto mong mapasama or parang mga gusto mong gawin? Ayun, parang ganyan. Kung halimbawa, bibigyan ka ng i-grant ng wish ng ABS or kahit naman anong network, ano yung mga parang gusto mong proyektong gawin? Hindi ko pa kasi talaga nagagawa yung kontrabida eh.
Di parang kayo makaway. Di ba? Yung mga galing, ganun. Galing ni Makoy doon na. Diba? Sobrang galing ni Makoy. Ramdam maamong mukha. Biglang kaya niya palang i-twist yun na. Galing, galing ni Makoy. Yun, mga ganun sana. Pero, well, ayoko na masyadong magano sa sarili ko na ano yung Lord na talaga bahala sa atin. Yeah, pero syempre hindi natin i-discount yung fact na ikaw yung parang before talaga sa pandemic yung next leading man talaga ng ABS. Pero hindi ba? From the, ano yun, yung kay Jody na Asam, Milby na, ay, yung Amsay o Yaki. Nasunod-sunod. Halos ng pandemic. Sunod-sunod. Tapos ng, bigla kong, at saka magaganda talaga, ikaw talaga yung lead na mga ano, no? So kaya, for sure na miss ka ng mga fans mo. Ano yung message mo na lang sa mga fans mo na inaabangan ang yung pagbabalik and with your new project? Yun, siyempre, abangan niyo po aking Malani Niño. Nag-starring si, siyempre, ang bida dyan, si Zion. And ako, sila Quinay, sila Miss Carby Martin, sila Sir Freddy Webb, sila Miss Kay Brosas. Ayun, maganda po yung show na to dahil marami po kayo matututunan na kwento, masalo na sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Marami po kayo matututunan. Sana po abangan niyo to. Promise po, maganda itong show na to. Last na lang, since na-mention mo marami matututunan, ikaw personally, ano yung natutunan mo sa buhay? Sa buhay? Before we end itong interview na to. In general, the, sa buhay. To inspire lang yung mga... Hindi man perfecto yung mga pamilya mo, pero... I mean, mabait pamilya ko, mabait. Pero syempre, lahat, wala naman perfecto sa buhay. Naging rebelde rin kasi ako eh. Sobrang tagal ko naging rebelde. Na anak. Kumbaga, kung ano-ano. Sa magkakapatid ako, pinakamaloko talaga. Yung mga na-realize ko talaga, walang ibang sasalo sa'yo sa lowest point ng buhay mo, hindi mga magulang mo. Kaya mahalin mo magulang mo hanggang nandito sila. Kasi nung hinarap ko lahat ng consequences ng mga maling ginawa ko, magulang ko lang naman kasama ko. So, mahalin yung mga magulang. Ang ganda nun, Pao. Thank you so much, thank you, and congratulations. Thank you, Dan.